So, ayun na nga mga sadig, at ngayon pag-uusapan natin kung paano ko nga ba nakuha yung 3,500 subscriber ko at yung views ko na 350,000 sa loob ng 20 days. So, paano ko nga ba nakuha yun? Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ko nakuha yun. At yung title. Napaka-importante po niyan mga sadik. Sobrang importante yan, lalong-lalo na sa ating mga bagong YouTuber. So, bakit ba importante yan? Kasi diyan nakasalalay kung ikiklik ni viewers ang inyong videos. For example, dapat yung thumbnail nyo is mabilis mabasa. Dapat interesting yung title. So, pag interesting at mabilis mabasa yung thumbnail nyo, automatic ikiklik yan ni viewers. At kung maganda yung nasa loob niyan, automatic magsosubscribe sa iyan. So, meron ka ng isang view at meron ka ng isang subscriber. Ginawa ko yan doon sa isang nag-trend ko na vlog, yung bakit mura ang cellphone sa Saudi Arabia. So, yun yung nag-trend sa akin na almost 350,000 views na. So, bibigyan ko pa kayo ng ibang keywords pag gumawa tayo ng title sa vlog natin. For example, pwede tayong gumamit ng paano, ng bakit, ng saan, ng kailan, o ng magkano. Kasi yung mga yan, dyan pa lang sa title na yan, makukurious na yung tao. For example, maraming gusto mag-apply sa ibang bansa ng mga Pilipino. Pwede tayong gumamit ng paano pumunta sa Canada. Doon pa lang sa title na yun, maraming mag-iisip na, nga, paano kayang pumunta sa Canada? Diba? Siyempre, magkakaroon ka ng views at pag nagandaan sa videos mo, automatic magso-subscribe sa iyon. So, kaya ganun ka-importante ang thumbnail at ng title. Tip number 2. Sa tip number 2, ang kailangan natin is quantity over quality. Tama po yung narinig nyo. Quantity over quality. So, bakit ganun dapat? Di ba quality muna bago quantity? Dito po, bilang isang bagong YouTuber, kailangan po natin unahin yung quantity over quality. Dahil tandaan nyo, hindi naman lahat na nagsisimula is may quality na yung ginagawa nila. So, lahat ng mga nagsisimula is nangangapa pa yan kung ano yung pwedeng gawin nilang content. So, parang ganito yan eh. The more entries, the more chances of winning. So, pag marami kang ginawang videos, maraming pagpipilian yung tao at maraming tao pwedeng manood doon. At hindi natin alam, pwedeng may mag-comment doon na isang viewers mo na, "Boss o ma'am, maganda tong content na to, sana ipagpatuloy niyo po, natutuwa po ako." So, doon pa lang, magkakaroon ka ng idea. So, pwede ka doon mag-focus sa content na yon. So, pag nag-focus ka doon sa content na yon, pwede mo na siyang gawing, pwede mo nang ilagay doon yung quality. At eto pa, isa pang advantage, pag marami kang videos na ginagawa, hindi natin alam, pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng next month, may mag-trend doon. Pag may nag-trend na isang videos doon, automatic, papanoorin nyo yung sunod-sunod. Hindi natin alam, di ba? Kaya doon pa lang, pwedeng nang dumami yung subscriber mo at yung viewers mo at yung watch hour mo. So, yun yung pinakang ideal ng quantity over quality. At kagandahan pa niyan, once na marami kang ginagawang videos, mas gagaling kang mag-edit, di ba? Mas mapapabilis yung paggagawa mo kasi magagamay mo yung bawat galaw mo sa laptop, bawat edit mo sa cellphone. Kaya malaking advantage rin yung quantity. So, ayun, isa rin sa kagandahan nun, pwede kang tumingin sa analytics mo kung saan ba doon yung mas maraming views mo. At doon, pwede ka rin mag-focus kung anong mas maraming views, doon ka mag-focus na content. So, doon pala, matutulungan ka kung anong pwede mong gawin content at kung ano yung mas makakabuti sa'yo at makakapagpataas ng views mo at subscriber mo. So, ayun, number 2 natin. So, number
Sige tayo. Yung number 3 natin, kadikit lang rin yan ng tip number 2. Ang tip number 3 natin is continue uploading. Napaka-importante niya mga sadik ang continue uploading. Kasi, once nagkaroon, di ba, ginawa mo na yung tip number 1 at yung tip number 2. So, meron ka ng viewers dyan, may mga subscriber ka na, may mga nag-aabang na sa'yo. So, pag may mga nag-aabang na sa'yo, dapat huwag mong bibitawan yan. Parang isang teleserye yan eh. Kunyari, ako, viewers mo ako, subscriber mo ako, lagi ako nanonood sa'yo. Tapos, one time, hindi ka nag-upload, nasundan mo yan ng 3 weeks o 1 month. So ako, kakahantay, parang naboring na ako sa channel mo, lilipat na ako sa ibang channel. Kasi karamihan ngayon sa mga viewers, gusto nila yung maraming napapanood, yung kahit paano nasasayahan yung araw nila, di ba? Kaya napaka-importante po ng continue uploading. Continue uploading lang po tayo mga sadik. Kasi marami, pag once na marami na kayong subscriber, kailangan nyo nang alagaan yung mga viewers nyo. Kasi inaabangan na kayo yan. So, ayun yung tip number 3 ko. Tip number 4. Engage. O, sumali kayo sa live. Pumunta kayo sa mga vlogger na matataas. Mag-comment kayo doon sa mga videos nila. Pumunta rin kayo sa mga vloggers na maliliit. Importante yun. Guys, at tandaan nyo, pag magko-comment tayo, regarding naman doon sa videos na napanood natin, huwag tayo magko-comment na, mga guys, sub to sub tayo guys, subscribe kayo sa akin, mag-subscribe ako sa inyo. Automatic yun guys eh, once na pumunta kayo sa isang channel, automatic, sana naman, pag magko-comment tayo, is ugaliin natin na mag-comment tayo regarding sa pinanood natin. For example, pag pumunta ka sa akin, nag-comment ka sa akin ng ganito, boss, ganyan, ganyan, ganyan. Pupunta ako sa channel mo, hindi mo na kailangan pa sabihin na boss, subscribe ka sa akin para naka-subscribe na ako sa iyo, kasi napupunta lang sa spam words yun, kaya nawawalan din ng saysay yung pagpunta mo sa channel ko. Kaya guys, mga sadik, panatilihin po natin na pag magko-comment tayo is regarding dun sa videos na pinanood natin. Importante po yan mga sadik. At ayun, pag pupunta tayo sa mga live naman, huwag tayong kumuha ng mga subscriber dun, di ba? Baka mag-isip yung iba, bakit ganun? Dapat kumuha nga tayong subscriber eh. Ang kuhain nyo, mga sadik, is kaibigan. Magkaiba po ang subscriber at yung kaibigan. Once na nagkaroon kayo ng kaibigan sa isang live at na-build nyo yun, automatic, meron na kayong organic viewers. Kasi, ang kaibigan, kahit pangit yung videos na ina-upload natin, papanoorin nila yan. Kasi kaibigan yan eh. Hindi ba kumbaga mahihiya yan, ay kaibigan ko to, sige, panoorin ko na. Pero yung mga subscribe lang, sub to sub, wala yan pakialam. Pag nakuha na yung gusto nila, automatic, alis na ako sa'yo. Pero, tandaan nyo, pag ang kinuha nyo is yung kaibigan talaga, may bonding kayo, automatic susuportan at susuportan kanyan. Dahil subok na subok ko na yan sa team Puyaters. Kaya pag meron kayong mga group na ganyan, alagaan nyo, kaibiganin nyo, dapat hanggang huli, una hanggang huli, kaibiganin nyo, importante yan. Kaya sana, yung mga pumupunta sa mga live, dapat maging magkakaibigan. Importante yan. So, doon na tayo sa last tip ko, kasi yun lang nakayanan ko eh. Tip number 5. So, kailangan meron tayong goal. Ano bang goal natin, mga YouTuber, mga bagong YouTuber? Sa mga bagong YouTuber, gusto, ang goal nila is magkaroon ng 1,000 subscriber plus 4,000 watch hour. So, kailangan magkaroon tayo ng pattern. Kunyari, ngayong linggo, dapat ang goal ko is maka 20 subscriber ako. So, pag nagawa mo na yan, dapat the next week mag-level up ka. I-push mo yung sarili mo dun sa goal mo. Kailangan next week maka 40 subscriber ako. Ganon. Kaya kailangan meron tayong pattern at meron tayong goal. Kasi pag wala tayong goal, parang baliwala yung ginagawa natin. At tatandaan natin mga sadik, lahat ng plinano natin, plinano na niya para sa atin. Kaya kung ano man yung kalalabasan ng plano natin, tandaan nyo guys, si God ang nakakalam ng lahat. At hanggang dito na lang mga sadik, at sana may natutunan kayo sa mga tip na ibinigay ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Sundan nyo lang ito kahit paano, may madadagdag at may madadagdag sa subscriber nyo at sa watch hour nyo. Huwag kayo mag-alala. At ayun, at maraming salamat sa lahat ng mga sadik ko dyan na 7,500 na. At sa mga hindi pa mga sadik dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe.
At sa lahat ng gusto magpa-shoutout, comment down below lang kayo at i-shoutout natin yan sa next videos natin. At yun, hanggang dito lang, sana magkita-kita pa tayo sa next vlog natin at maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Peace. Damn.